Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, July 26, 2022. Meron nga po tayong minomonitor no, na dalawang low pressure area dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong isang low pressure area ay nasa layong 2,120 kilometer dito nga po yan sa may eastern section ng Luzon. At ito namang isang low pressure area no, na nandito malapit sa may extreme northern Luzon. Ito naman po ay posibleng malusaw na rin po kaagad. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, meron nga po tayong posibilidad. No, stable pa rin po yung ating minomonitor na posibleng magkaroon po ng isang tropical depression or mahinang bagyo dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. At ito po yung makakaapekto dito nga po sa may parte ng Luzon. Check muna natin no, yung ating satellite image, yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan ngayon. Ayon nga dito sa ating zoom view ng satellite image, dito nga po sa may Ilocos region, makakaranas po ng mga malalakas na biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Tugigaraw at ilang bahagi ng Isabela sa may Santiago. At maging dito po sa may parte ng Bagyo. At maging dito naman po sa may Tarlac City, posible rin po tayong makaranas ng posibleng biglaang pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Bataan. At pagtapos nga po no, dito po sa Metro Manila, asahan po natin yung ating localized thunderstorm. Dito naman sa may Bicol region, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Asahan lang natin no, yung isolated rain shower. Dumako naman tayo sa may Mindoro province kung saan makakaranas din po tayo ng biglaang mahina at katamtaman pag-ulan. Sa may Visayas naman po, no, pulupulong pag-ulan, posible nating maranasan dahil po yan sa ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Posible nga makaranas no, ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po sa may parte ng Calbayog, sa may San Fernando, sa may Roja City, sa Iloilo City, at ilang bahagi dito sa may Sagay, sa Cebu City at sa may Bohol. Maging sa may Dumaguete, asahan din po natin no, yung biglaang mahina at tatamtamang pag-ulan. Dumako naman tayo sa may Mindanao kung saan nga mas nakakaapekto itong ating ITCZ. Posible nga pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may Dipolog, Cagayan de Oro, sa may Kabadbaran, dito naman po sa may parte ng Cotabato, Pagadian, maging dito po sa Manay, sa Davao at sa may General Santos City. Maging sa may Sambuanga po, no, asahan po natin yung biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. Dumako naman tayo sa may Palawan, kung saan nga posibleng makaranas din ng biglaang pagbuhos ng ulan itong Puerto Princesa, Palawan, dahil pa rin po yan ano, sa ating ITCZ. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast by tomorrow, July 27, makikita nga po natin dito na posible na nga malusaw yung isang low pressure area. At ito nga pong low pressure area sa labas ng ating bansa ay maintain po na bahagyang lumalakas. At pagdating naman po ng July 28, ito nga po magiging magkakaroon po tayo ng isang low pressure area again dito po sa may parte ng extreme northern Luzon at ito po ay posibleng nasa loob na ng ating bansa. At pagdating naman ng July 29, ito nga po ay posibleng mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Ito nga po ay nasa loob na ng ating power line at ito po ay posibleng tawagin po nating si Bagyong Ester kung sakali nga pong hindi magbabago ang senaryo at tuluyan itong magiging isang ganap na bagyo. By July 30, ito nga po ano, as a tropical depression, nandito po siya sa, mas malapit ano, sa Taiwan at yung kanyang kaulapan ay posibleng magpaulan yan
sa malaking bahagi ng bansa. At pagdating naman po ng hapon ng July 30, makakaranas na po ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po itong Luzon at maging Palawan po makakaranas ng pag-ulan at itong Visayas. Dahil nga po, no, bigla pong posibleng bumugso din yung ating southwest monsoon. At pagdating naman natin ng July 31, halos stationary itong nasabing posibleng bagyo at patuloy tayong makakaranas ng pag-ulan. Wala naman po tayong nakikitang landfall scenario dito sa ating bansa. At pagdating naman ng hapon ng July 31, ito nga po ay bahagyang umaangat, ano? At makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Asahan pa rin po natin yan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan hanggat maaga dahil posible nga po yung pagbaha at pagguho ng lupa. By August 1, bahagya pa rin pong mabagal itong pagkilos ng nasabing posibleng bagyo. At pagdating naman ng hapon ng August 1, ito nga po ay mas nag-i-intensify pa kung makikita natin. At magdadala rin to, no, ng mga pag-ulan pa rin dito sa may parte ng western section ng ating bansa. At pagdating ng July 2, ito nga po ay posibleng yung pinakasentro niya, no, no, ay papalabas na ng ating power line at magdudulot pa rin po ito ng may hina at katamtamang pag-ulan sa ating bansa. At pagdating ng July 3, dito nga po, no, mas nag-i-intensify itong posibleng bagyo na to. Yung pinakasentro pa rin po niyan ay mas malapit sa ating power line at makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan. Dahil dito nga, mapapansin natin na yung southwest monsoon, no, ay mas pinapalakas nitong nasabing posibleng bagyo. By July 4, dito naman po, no, pa China yung kanyang direction at ito ay mag-i-intensify pa at makakaranas pa rin ng pag-ulan ang western section ng Luzon at makakaranas naman ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil naman po yan sa ating easterlies. Sa ngayon po, inuulit natin, ano, na ito pong minomonitor nating posibleng bagyo na mamumuo dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Ito po ay possible scenario pa lamang at dahil mahaba nga yung range ng ating advanced weather forecast, posible pa pong magbago itong scenario na ito. Posible nga pong malusaw pa or posibleng mabuo pa rin po siya as tropical depression or mahinang bagyo. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced forecast para malaman po natin yung mga posibilidad na pagbabago sa minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.